So ayan idol, welcome sa iyo, welcome sa aking maliit na channel. So ayan idol, sa video ko ngayon, ipapakita ko naman sa iyo kung paano i-apply yung ginawa nating YouTube thumbnail kahapon gamit ang KineMaster. So ayan yan idol. So ngayon, na-upload ko na siya. Ang gagawin naman natin ay kung paano natin babaguhin or i-apply yung kanyang thumbnail. So ayan idol. Pero ito ay kung alam mo na to, pwede mong skip yung video na to idol. So para lang to sa mga hindi pa nakakaalam. So sa mga bagong YouTuber. So ayan idol. Tara, umpisahan natin. Let's go! So ayan idol, pero bago ko ituro sa'yo idol, so dapat meron ka muna ng YT Studio. Ayan idol, kasi dapat partner ang YouTube mo at saka yung YT Studio. So ayan. So punta ka lang ng Play Store idol, tapos i-search mo lang, click mo lang sa taas ang YT Studio. So ayan, once na makita mo yung YT Studio idol, so pwede mo siyang install. Pero piliin mo idol, dapat ang developer niya ay ang Google LLC. So ayan, so yung akin dahil naka-install na siya, nakalagay na lang dyan ay open. So ayan idol, back na tayo, punta na ako dun sa application natin na YT Studio. So once na ma-open mo na idol, so ito yung itsura niya, ayan. So yan yung kompletong detalye ng iyong in-upload na mga videos. So ayan, nakalagay dyan yung views, yung watch time at saka subscriber na nadagdag sa'yo. So yan yung analytics na tinatawag idol. So kompleto yan, lahat ng details dyan. So ikaw nang bahala mag-explore dyan idol. So, papakita ko naman sa iyo kung paano magpalit ng thumbnail. So, ayan idol, ito yung aking latest video na in-upload. So, ayan, makikita nyo, walang thumbnail, diba? So, makikita mo din yung ibang video mo dyan. Scroll down mo lang yan, idol. Ayan, scroll down mo lang. So, ayan yung mga video, idol. So, yung iba naman ay may thumbnail na. So, tayo sa walang thumbnail. Ito yung ginawa kong video noong nakaraang araw. Ayan. Kung paano gumawa ng thumbnail gamit ang KineMaster. So, ayan, nung in-upload ko siya, wala pa siyang thumbnail. So, sinadya ko siyang lagyan ng thumbnail para may pakita ko sa inyo kung paano siya lalagyan. Ayan, idol. Click mo lang yan. So, ayan, idol. So, once na maklik mo siya, idol, yan yung kinalabasan niya. So, ayan, idol. Kung nakikita nyo yung lapis sa taas, ayan, sa upper right, may tatlo kang nakikita dyan. So, i-click mo lang yung lapis na yan, idol. So, ayan. Bukod sa pagpalit ng thumbnail, so, pwede mong i-edit yung title mo dito, idol. Ayan. Ayan, pwede ka pang mag-edit dyan. Pwede mo lagyan ng description. So, ayan, pwede mong edit yan, idol. Baka lang natin. Ganon, madami kang pwedeng gawin dyan. So, pwede mong ilagay siya sa playlist mo. Nandiyan na din nakalagay, idol. So, i-click na natin tong lapis. So, ayan, pagpalit ng thumbnail, diba, una lapis dun sa kabila, tapos ito lapis pa rin, idol. Click mo yung lapis na yan. So ayan, pagka na-upload mo yung video mo, so meron naman siya mga suggestions sa'yo. Ayan, kung gusto mo siyang palitan, may mga suggestions siya na pwede mong ilagay. So kung wala ka pang thumbnail pansamantala, pwede mong mamili ka na lang muna dyan na pwede mong ilagay pansamantala. Halimbawa, wala ka pa nakaready yung thumbnail. So dahil meron tayong thumbnail na nakaready dyan, yung ginawa natin, so i-click mo lang tong custom thumbnail. So click mo lang yan, idol. Tapos ayan, mamili ka na kung saan folder mo yon na ilagay, idol. So ang akin naman ay automatic, nandito na siya. Pero kung hindi mo pa mahanap yung mga nakalabas dyan na image, so punta ka lang dito sa image or images. So ayan, makita mo yung mga folder kung saan mo nakasave yon. So ayan, dahil ginawa natin yung ating thumbnail sa KineMaster, so nandito siya sa KineMaster Capture. So ayan idol, so pag click mo yung folder na yan, makikita mo na yun idol yung mga nagawa mo. So ayan, madami akong mga capture dyan idol, kasi tulad nung nakaraan tinuro ko sa inyo, diba, gumagawa ako ng thumbnail doon na mismo sa nagawa kong video. So ayan idol, so ayan idol, lalagay ko itong isang nagawa nating thumbnail, yung ginawa natin nung nakaraang araw gamit ang KineMaster. So ayan, i-click lang natin idol. So ayan na siya idol. Once na maklik mo na siya, so pwede mo na siyang i-done. Ayan, so ganun lang kadali idol, diba? So napakadaling sundan idol. Tapos i-click mo lang yung save. Tapos okay na idol, makita sa baba nakalagay dyan ay edit save. So, okay idol, naisip na diba? So ayan, pwede mo na siyang i-back. Ayan, pag binak mo siya, ito na yung makikita ng mga subscriber mo. Ayan, or ng mga viewers. Ayan, ganyan na yung permanente niyang thumbnail idol. Okay idol, so hanggang dito lang muna. So ayan idol, napakadali lang diba? So ayan, tapos na naman yung ating panibagong tutorial vlog.
So sana yung may naitulong ako sa iyo, idol. Sana nasundan mo. So yan. So bago tayo magpaalam, idol, so wag mo sana kalimutan i-click yung subscribe button, i-click yung notification bell, at paki-all mo na din, idol, para ma-notify ka sa mga darating ko pang mga tutorial vlog. So yan, mga idol, ito uli ang iyong katusok. Peace. Sign out.